guys! Welcome back to my channel. And for today's video, we are going to test out the new Airy Matte Perfecting Foundation Powder of the BLK. So, ito yung powder version ng kanilang bagong Airy Matte Foundation na re-release sa kanilang bagong line. And ayun, if you wanna know what are my thoughts about the product, please keep on watching. Okay, guys. So, first things first, magpipin muna tayo ng hair. I really want this video to be quick, pero hindi ko sure kung kaya natin yon. Kasi guys, miss na miss ko mag-beauty vlog. Actually, miss mong mag-vlog. Na-miss ko siya. Kasi ang tagal ko talagang nawala. Ang tagal kong nawala sa YouTube. Kasi nga, ang dami kong mga ginawa, ang daming mga nangyari, ganyan. Last week, nung sabi ko na babalik ako, ayun, namatayan naman kami, lola ko. And ayun, basta tuloy-tuloy siya, weekly parang may nangyayari. But I'm back, and ayun guys, sobrang na-miss ko. So kahit late tayo sa mga beauty products na nirelease noon, hahabol tayo. Kasi sayang naman kung hindi ko siya i-film. Meron pa tayong naka-line up si Get Ready With Me na concealer, pero gagawa natin yun ng another video. So naka-seal siya nung binili ko, and ito yung itsura niya. Very, very cute. Yung kanilang packaging, always naman, pink and white, neutral colors lang. So when you open it, meron siyang, wow, ang laking mirror. You will have your own applicator. Oh, wala na siyang seal sa loob. So diretso na siya. Yung takip lang niya is yung kanilang applicator. And also, yun, natatanggal na. So may plastic si mirror, and ayan. Very nice yung kanyang mirror, guys, ha. In fairness, ang laki niya. Ang laki, as in kita yung buong mukha. Sa kanyang packaging, nakalagay lang dito na yung kinuha kong shade, which is Butterscotch. Meron siyang tatlong shade, si Vanilla Oat for the lightest, si Butterscotch for the medium, and si Chestnut for medium to deep. Very excited ako dito. Diba usually yung ginagamit ko lang, tint. And also, minsan ginagamit ko lang talaga is si sunscreen. So, sunscreen lang yung ginagamit ko pag lumalabas ako. And natutuwa ako kapag meron akong mga powder na lang na medyo may coverage. Kasi yun na lang yung linalagay ko sa aking face. And then medyo natatakpan niya na lang din yung imperfection ko. So, ako, yung all-time favorite ko sa mga powder foundation and hindi matitibag sa makeup world is si MAC Studio Fix Powder Foundation. So, ito guys, lagi ako meron nito, as in, hindi siya natatanggal sa aking makeup kit. Yan, very messy siya kasi ginagamit ko talaga siya. And also, hindi siya mabilis maubos. Nakakapagbigay siya ng coverage, and at the same time, hindi siya yung sobrang malagkit sa mukha. So, let me just read the claims and the product details of this one. A skin perfecting combo that will change your beauty routine. Enjoy flawless, light as air coverage from our Airy Matte Perfecting Foundation with SPF 20 / setting powder formula that blurs imperfection, cuts down shine, and covers redness. Nakalagay din dito yung benefits. Number one, creates a believable your skin but better finish, controls shine without stripping skin's natural glow, blurs line, pores, and texture for a smooth, improved complexion, neutralizes redness and corrects uneven tone, provides breathable medium to full coverage that won't weigh skin down, applies seamlessly and fuses to skin, works for all skin types including sensitive skin, infused with niacinamide to brighten skin and refine texture with regular use. SPF 20, UVA and UVB PA++++ for added skin sun protection. Comes with a puff and a mirror for hassle-free application. Feels like fine powder that melts into the skin. Fragrance-free. Makes skin look fresh, healthy, and airbrushed. And makes skin like there's no product on. So, ayun guys. Parang ang dami. Ang dami ng claims nila. Pero everything is check, check, check. Sana makita natin yung result niya pag linagay na natin sa ating face. But na sabi dito na it has a medium to full coverage. Pero sabi din sa in real life na makes skin like there's no product on. So, sana makita natin lahat yan kapag tinay na natin siya. Lagay muna tayo ng primer. My skin is very dry ngayon, lalo na yung aking lips, very chopped lips. Kasi nga, meron akong mga ginagamit na gamot. Kasi last time, kung mapapansin nyo, nung mga nagbe-beauty vlog tayo, ang dami ko talagang breakout, as in ang dami kong breakout. Yan, ngayon guys, wala na kasi meron akong tinitake ulit.
Bukod sa skincare, meron silang prescribe sa akin na gamot, and I will vlog about it kasi baka alam niyo 'yon, baka magkaroon kayo ng idea if ever man na meron tayong same ng alam mo 'yon, condition ng skin. Kasi yung sa akin guys, yung ano ko, yung acne ko, hindi siya yung normal. Kasi may times na tumutubo siya sa mga parts na hindi talaga normal. Like for example, usually dito ko sa loob ng ilong, dito sa anit, ayan. Meron talaga akong mga condition na nagkakaroon ako ng ganun. Pero matagal na na nangyari yun. Ngayon lang ulit bumalik. So, nag-alala ako and nag-seek na ako agad ng help. Kasi last time, ang dami niyang iniwang mark sa aking face. And ang tagal ko talagang tinanggal. So, inagapan ko na. So, yan ang daldal ko. Which means, maglalagay tayo na heavy duty na moisturizer primer sa aking face. Kasi nga, super dry ng aking face. Kasi yun yung side effect nung ininom kong gamot. So, today I'll be using Ultra Repair Cream by First Aid Beauty. So, ito guys, talagang favorite ko to. Dami kong ilalagay. Sobrang favorite ko to, as in. Lagay lang muna ako ng konting concealer para makita ko din kung paano siya magsiset na liquid products na ilalagay ko sa aking face. Although, hindi na ako magpa-foundation para makita natin yung kanyang finish sa face and yung kanyang coverage. Okay, so nakapaglagay na ako ng concealer. And nakita nyo ba? Ganda talaga nung concealer ni Vice, no? As in, ang ganda talaga. So, ayun siya. Parang hindi ko to gagamitin. Mas prefer ko kasi yung type ng applicator sa mga ganitong foundation. Mga ganito. Yung mga parang white lang na hindi siya yung feathery. Parang ganon. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero ano ba to? Parang puff din siya, pero hindi ganito yung texture na parang tela. So, mas gusto ko yung ganito. Ito yung nakukuha kay MAC. Pero hindi ko gagamitin yan. Ang gagamitin ko yung nandito. Ito yung nakuha ko sa The Face Shop. Ayan siya. And then, tignan natin kung nasa sakto. Parang sakto naman. Ito na pala gagamitin ko. Lagyan ko na on this side of the face using this one. And ano ba mapapansin natin? Girl, ayun kasi yung problema ko sa powder foundation minsan. Hindi ko alam kung kailan mag-stop. Kasi na-enjoy ko siyang ilagay sa aking face. Pero, as you can see, na-even out niya yung aking skin. This is just a very thin layer lang. As in, manipis lang to guys. And kung makikita nyo, oo nga, parang na-even out niya. Para na rin talaga ako naka-foundation. So, let's try on this side naman using brush naman. So, dab. And then, tap. And then, circular motion. Actually, hindi ko alam yung circular motion na ganun. Parang mas feel ko yung ginaganyan-ganyan lang siya. Para tayo naka-liquid foundation and na-set. So, ayan siya guys. Ang ganda niya. So far, it's very lightweight kasi nga powder lang yung ginamit natin. Na-justify naman niya yung medium to full coverage kasi nga guys, hindi ako nag-spot conceal, pero ayan siya guys. Sobrang ganda nung effect, as in, yun nga lang, nag-stop na ako kasi na-enjoy ko na siyang linalagay sa aking face and feeling ko magki-cakey siya kapag nat-sobrahan. So, ayan siya guys. This is 1.5, ay powder pa pala ako dyan. 1.5, ano ba, layer. 1.5 layer nung product sa aking face. And as you can see, very patag na yung ating canvas. As in talagang binura niya yung mga imperfection, the lines, the redness, everything. Ayan guys, this is a closer look. Ayan guys. Dito, di ba ang kapal nito kanina? And ayan siya. Ayun yung maganda talaga sa powder foundation. Very lightweight. Wala ka talagang masasabing nakalagay sa inyong face. So, ayan. So, I'll just finish the rest of my face and I'll be right back. Okay, so this is my final look. Naglagay ako ng konting bronzer, blush on, and then nag-lip tint din ako ng BLK Cosmetics na si Poolside. So, ayan lang. Lip tint yan. And then, nag-brush lang ako ng aking kilay. So, ayan siya, guys. So far, na-enjoy ko siya. Ewan ko kung na-miss ko lang mag-vlog or na-miss ko lang mag-beauty. Alam mo yon, mag-try ng mga beauty
product sa aking mukha. Pero so far, ang ganda niya. Yung nakita ko dito sa salamin, ang ganda niya. As in, wait lang ha. Hindi ko alam paano ma-justify sa inyo na ang ganda niya. Ayan siya, closer look. Naalala niyo ba yung Happy Skin na foundation na trinay ko noon? Full pack coverage talaga siya na foundation. Pero ito guys, powder lang yan. And konting concealer ni Vice Cosmetics. And ang ganda niya. Para akong naka foundation na full coverage. Parang ganun yung linagay ko. Na liquid ha. Tapos naset ko pa siya ng powder. Parang ganun yung itsura niya sa aking face. I will be testing it out the whole day. Siguro mga 4 to 5 hours itetest natin siya. Kasi nga gusto ko ding makita if magki-cake siya or alam mo yung magiging dry yung mga dito, yung mga dry areas ko, ma-emphasize niya mga ganyan. But so far on first application, ang ganda. As in ang ganda nung kinalabasan. I really don't know guys, pero hindi to sobrang hype. As in hindi ko siya nakitang review ng mga YouTubers, ng mga alam mo yon yung mga all-time favorite nating mga beauty vloggers mga ganyan. Hindi siya sobrang ni-review. So ako nung binili ko siya, ay ba't parang wala akong nakikitang review dito. So itong kinalabasan niya, it's very alam mo yon, parang nagulat ako kasi wala akong ini-expect sa kanya. So I'm very natutuwa kasi nga ang ganda nung kinalabasan. Ngayon pa lang, syempre kalalagay ko pa lang. Although guys, I have to say na nag-setting spray pala ako guys. Ito yung ginamit kong setting spray. Kasi ayoko namang maging bias kasi kapag ginagawa ko naman talaga yung aking makeup, nagsisetting spray naman talaga ako. And ayun lang, ayoko naman na, alam mo yon, baka umangat siya. Kasi ito naman talaga yung usual na routine ko kapag nag-makeup ako. Talagang kailangan ko ng setting spray. Itong pajama ko, sabi ko, nag-effort ako kanina maghanap ng damit kung ano pwede kong isuot yung ma-match kay BLK. Pero sabi ko, ay nako, dito lang naman ako sa bahay. Sayang na naman yung lalabahan. So, gamitin ko na lang yung aking pajama. And wala naman akong lakad. So, ayun guys. Kung baka isipin nyo, taka-pajama si ate. Wala. Wala akong lakad. And wag na tayo magpanggap. Sayang yung labahin. Sobrang lamig ngayon, maulan. Mahirap magpatuyo ng mga labahin. So, alam mo yon. Wag na tayong mag-inarte. So, ayun guys. I'll be back after 4 to 5 hours. Tapos nagde-declutter tayo kanina ng mga damit. Pero ngayon, tapos na. Nagugutom ako, so magme-merienda muna tayo. Meron ako ditong box na pinadala ni ate Charmaine ng The Main Baker. So ito siya, binigyan niya ako ng cinnamon rolls. Cinnamon rolls, cinnamon bread. Basta yun. And ng banana bread. Ito. So bukod dyan sa binigay niya, meron pa kaming kinuha ni Patit. Patit, abot mo nga. Ang tawag dito, Pat? Brownies. Very sinful brownies kasi sobrang siksikliglig ang chocolate. Talagang favorite. Ito, binili namin to. Sobrang sarap talaga. Anyways, si Ate Charmaine, The Main Baker pala guys, dito sa Isabela. Kung hindi pa kayo familiar, para sa mga kapwa ko taga Isabela dyan. Sila yung kinukuhanan ko lagi ng mga cakes. Ano pa ba? Bukod sa cakes, meron silang mga sushi bake, pasta, meron silang mga... Alam mo yung mga nauso pa nun, yung mga ube cheese, pandesal, mga ganyan. Meron din sila Ate Charmaine nun. And mag-order ka talaga sa kanya via text or sa FB Messenger, mga ganyan. So ayun guys, ngayon naman nag-a-accept sila ng holiday orders para sa ating mga special occasions like Christmas and New Year, ganyan. So nag-a-accept sila ngayon and limited slots lang kasi nga sobrang dami guys. As in, ang dami nag-order sa kanila. So kailangan nyo mag-place ng order na ngayon kasi feeling ko nagkakaubusan talaga ng slot. Ngayon ko palang matitry yung kanilang cinnamon roll and I'm very excited kasi nung hinit ko siya kanina, girl, as in, nangamoy na talaga dito sa buong kitchen.
dining area namin yung alam mo yun, yung scent ng cinnamon yung talaga nakakainganyo. Kakain muna tayo. Ayan, kaharap ko si Patit, hahatiin ko lang yung knife ko, guys. Yung, alam mo yung knife talaga namin sa kitchen. Wala kasi kaming red knife. So, ayun, guys. Hatiin ko kasi hati kami ni Patit para matikman namin yung dalawang kain. Wow, grabe! Ano niya? Yung parang sauce niya, yung cream niya. Talagang todo bigay. Si ate, talagang matagal niya na akong suki. Masarap talaga ng mga order niya. Yun nga lang, alam mo ba, ang lagi nangyayari sa akin, kumari mag-order ako 3 days before, 1 day before, may mga pa-additional, mga ganyan. Kasi, minsan hindi ko mapili yung i-order ko. Minsan gusto ko orderin lahat. So, ayan yung sa akin. Wow, ang sarap. Girl, tignan mo naman yung sauce. Tignan mo naman yung cinnamon sauce. Cinnamon cream. Tignan mo naman, talagang hindi ka talaga tinipid. Yun yung gusto ko kay ate. As in, alam niyo ba yung sushi bake nila? Minsan kasi, kwento lang guys. Diba, ako noon, nakatira ako sa Manila. So, sa Manila, nasasatisfy ko yung cravings ko. Kahit kailan ko gusto. Kasi, papagrab mo lang, meron na. Kahit nasa malayo pa yan, pag pinagrab mo, nandyan na. Dito guys, talaga nagdi-discover ako ng mga kainan na masarap. Kasi nga, hindi naman ako agad-agad or laging nakakaluwas. So, dito, importante sa akin na nasasatisfy yung cravings ko. Natutuwa ako kasi meron ding mga restaurant dito. Ito, mga ganitong shop na talagang mas... Ito nga, masasabi ko pa yung sushi bake ni Ate Charm na mas masarap pa siya kaysa yung mga natikman ko sa Manila. Eh. Kasi talagang masarap talaga, guys. As in. So, kayo, kung taga-Isabela kayo, guys, na kagaya ko, eh, nag-crave kayo ng mga ganong mga pagkain, ganitong mga pagkain. Like, ito, pag nag-crave ka ng cinnabon, pwede ka mag-order sa kanya. Kasi tingnan nyo naman, parang mas marami pa yung order, yung mga, alam mo yung mga feelings nito kaysa yung mga in-order natin sa Manila. Eh, yung brownies, sobrang sarap. As in, sobrang sarap. Mga dogs ko, guys, lumalabas sila pag may narinig na mga dogs na tumatakol. So, nag-order ako, tapos iraregalo ko siya sa mga friends, sa mga titas, mga ganyan, kasi talagang masarap. So, tikman na muna natin, dami kong dinaldal. Ininit ko siya kanina, 30 seconds lang sa microwave and girl, perfect. Sarap. Ate Charmaine, nga nasubaybayan ko siya ng ano eh. Nagsisimula pa lang. Ano pa lang nun? Pandesal. Ano pa yung mga iba? Basta pandesal and then nag-start siya sa cake. Alam ko nag-class siya. And natutuwa talaga ako kasi ngayon patok talaga siya dito sa amin. As in, sikat na sikat talaga. As in, hindi na dayo talaga. So kung ako, gusto nyo matry yung mga ganong klaseng food, yung mga sushi bake, yung mga uso sa Manila, try nyo sa kanya kasi feeling ko, marami ako natikman dito sa probinsya pero sa kanya talaga yung pinakamasarap. And, guys, pare-pareha yan ha, yung gawa niya. Hindi yung mas masarap dahil friend niya, hindi ganun. Kasi ang dami ko ding mga pinag-recommendahan. I mean, recommend ko siya sa iba kong friends. Hindi naman sila magkakilala. Talagang pabalik-balik sa kanya yung customer kasi sobrang sarap talaga. Kuno ko yung mga sauce na ano sa dito. Sarap! Check ko yung isang flavor. Declutter ako ng mga dami. Grabe. Ang dami kong mga binibiling walang kwentang damit. Kaya, yan ang New Year's resolution ko. Hindi ako bibili mga walang kwentang damit. Mga pang-isang gamitan lang, mga ganyan. Tapos, mayroon pa akong mga biniling damit. Thank you. Mayroon pa akong mga biniling damit nun. Uso siya nung time na binili ko. Pero since wala akong pupuntahan, eh, nasa bahay lang, hindi ko pa siya magamit. And then, lumipas yung panahon, awkward na siyang gamitin. So, bago pa siya, parang hindi ko na siya trip, mga ganyan. Maglilimit talaga tayo ng mga bibili natin the next year. So, last bite. Ito naman yung banana bread, guys. Gutom talaga ako.
Nagutom talaga ako, nag-declutter. Di pa ako tapos. Dami pa. Pero ayun guys. Ano ba? Dami laman sa loob. Wala kasi akong ibang masabi kapag dating sa food na masarap. Wala nang in-between. Like, masarap sana siya kung nadagdagan ng ganito, yung mga ganun. Wala nang ganun sa akin. Pag di masarap, hindi talaga masarap sa akin. Pag masarap, talagang masarap sa akin. So, ito guys. This is Tintin approved. Thank you, Ate Charmaine. So ayan, nagpalit ako ng battery kasi nga nalobat na ako. Pero anyway, eto na guys yung aking face for almost 6 hours na nasa mukha ko si Airy Matte Perfecting Powder Foundation. So eto na guys, eto na yung the best. Wait lang, mag-clip tayo ng hair. Ay, wag na, yaman na. Gaganyan ko na lang. Pero anyway, eto siya. Ayan. Sobrang lamig dito sa amin ngayon, as in, although merong konting-konting pawis lang, pero hindi yung alam mo yung talagang magagalaw yung makeup mo kasi sobrang lamig dito sa Isabela ngayon, as in malamig na, parang nafe-feel mo na yung Christmas vibes, mga ganyan. So ganun na yung weather dito sa amin, kaya ayan guys, I don't know if yun yung nagpa-intact nung aking makeup sa mukha, but ayun lang guys, as you can see, kayo nang magsabi. Kita nyo naman kung gano'ng ka-intact pa yung makeup sa aking face. Blush on, bronzer is still there. Ang inad ko lang kanina bago tayo nagsimula ay yung lip tint. Hindi ko nga mahanap yung isang lip tint. Yung unang ginamit ko, yung si Poolside. So, ang ginamit ko si Golden Hour. Ayan, favorite na favorite ko to guys. Sobrang ganda ng shade nito. Also, yung isa din. Yung isa kasi medyo mas red siya. And then, ito naman medyo mas pink siya. Medyo mas nudish siya. So, naghalo na yan. Yun yung ginamit ko sa aking lips. Pero, ayun lang guys yung dinagdag ko. Wala akong dinagdag sa mga blush on. Hindi ako nag-blot. Hindi ako nagpunas. Nagganyan lang ako ng mga pawis kanina. Pero, hindi ako nag-add ng anything. So, ayan siya guys. And, ayun lang. Wala akong masabi. Kasi nga, makikita nyo naman na dito kung ano yung kinalabasan ng aking face, which is very, very, very nice, as in. It's very lightweight. Wala akong maramdaman at all. As in, wala akong maramdaman at all. Yung concealer ko kasi, sobrang konti lang naman yung linagay ko, pero sa mukha ko, wala akong maramdaman at all. Actually, kanina, nung nag-declutter ako ng clothes, kumain pa ako, binuhat ko yung mga clothes, mga ganyan, nagpahinga pa ako, humiga-higa ako, hindi ko talaga mapansin na meron akong something sa face. As in, it's not heavy. Syempre, powder foundation nga lang siya. Para sa akin lang ha, nakuha ko talaga dito yung coverage na nakukuha ko kapag gumagamit tayo ng mas heavy duty na foundation, yung mga liquid foundation. And yun yung nakuha kong coverage dito guys. As in, ang ganda niya. Actually, hindi ko sila maipagkalayo ni MAC Studio Fix na foundation kasi nga, ewan ko yung itsura niya, yung na-feel ko sa kanya, para talagang same lang silang dalawa kapag ka naka-sunblock lang ako and then ito lang yung linagay ko. Parang ganun lang yung nakukuha ko sa kanya. For the coverage na sinasabi nilang medium to full, yes, it is medium to full kasi kung makita nyo naman kanina and yun ngang shinear kong story sa inyo na ang problema ko ngayon ay yung mga acne scars, yung mga scars ko before sa aking mga pimples, yung mga talagang dumagsa sa aking face. Ayan, natakpan naman niya kahit papano. Hindi pa ako nag-spot conceal sa lagay na yan. So, I'm very, very happy, amazed, and everything. Yun lang, guys. Nagtataka lang talaga ako dito kung bakit hindi siya sobrang na-hype. Hindi siya re-review. Hindi siya re-review ng mga, ano, alam mo yun, yung normal na pag may lumabas na products, yun talagang re-review siya. Parang hindi siya nabigyan ng justice. Alam mo, hindi siya nabigyan ng highlight of the, alam mo yun, parang ganon. Basta parang hindi siya na-hype. Hindi talaga siya pinag-usapan. Parang konti lang. Hindi ko alam, mangilan-ngilan lang. Or I think, kanina chinek ko kasi nga sobrang ganda nung itsura sa akin. Parang isa lang yung nakita ko na nag-review nito. And alam mo yun, parang hindi siya napag-usapan. Parang ganun. Pero ang ganda niya, I don't know why. So, I think I'm very happy na lang din na ginawa ko tong video na to and pinush ko siya. Kasi nga guys,
ang ganda niya. Actually, nung una sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, bakit kaya hindi pinag-usapan? Bakit hindi siya na-hype? Pangit kaya? Mga ganyan. Ganyan mga nasa isip mo, diba? So, ako nun, sabi ko, try na lang din naman natin kasi miss ko na lang din naman mag beauty video. So, try ko na lang din. So, ayan guys, ang kinalabasan. Sobrang ganda niya. As in, pwede ko na tong gamitin, itong makeup look na to, since ang ganda nung base and nag-pop yung colors ng blush on sa kanya, hindi siya umangat, nag-blend siya ng maigi. I think pwede ko na nga tong gamitin kapag alam mo yun, mga Christmas Eve makeup look, mga ganyan, New Year's Eve makeup look. Pwede na nga tong look na to eh, kasi nga ang ganda niya talaga. Tapos, parang siyang camera ready, parang selfie ready talaga siya kasi ang ganda niya, as in ang ganda niya talaga sa camera. So, ayun guys, feeling ko kulang sa hype tong product na to. So, ako, this is 10 out of 10, I really recommend na products. Let's see nga kung meron namang konting pwede kong masabi. So far, wala talaga, as in ang ganda niya talaga. How much nga ba to? Let's see kung how much to. 499. This is, by the way, 499 and ang laki niya, 499 and this is how much? 1.5? Let's see nga kung magkano si MAC. Oh, mahal pala. So, si MAC Studio Fix Powder Plus Foundation is 1,950. So, ito naman is 499 and yung, ano nila, ito kasi is 15 grams, I think. Tama, 15 grams. Ito naman, 19 grams. So, mas malaki talaga to. And this one is 499. Ito naman, 1950. So, ito nagsisale naman. So, pwede nyo namang abangan kung ito talaga yung bet nyo. Kasi ito, marirecommend ko naman talaga to. As in, yung mga OG makeup artist naman talaga, ginagamit pa rin talaga to. But this one, if nagtitipid kayo, kukuha mo yung coverage na you're getting here. And plus, it's way much cheaper than the other one. So, ito guys, I really recommend. Makikita niyo naman sa aking face kung gaano ako katuwa. Natutuwa talaga ako kasi itong comeback video natin is very nice. Ayan guys. So, ayun. Anyway, ayun guys. It's so nice to be back. I'm so happy na nakapag-film na ako ng beauty vlog. And sana tuloy-tuloy na to. Also, malapit ng Christmas. Merry Christmas, everyone. Advance Merry Christmas and Happy New Year. And ayun, sana lagi lang kayong manood. Ayun. Thank you guys for watching. I hope you like this video. If you do, please hit the like button. Also, comment down below if you have any suggestions. Hit the notification bell if you wanna get notified every time I upload a new video. And I'll see you soon. Bye! Thank you.